Taong 1922 nang natagpuan ang libingan ni Tutankhamen, isang parao sa lumang Ehipto. At ang pagkadiskubring ito ay ikinamangha ng buong mundo. Ngunit, ang kanyang iron dagger o punyal na bakal ay ang nag-iwan ng mas malaking misteryo. Paanong nakagawa ang mga ancient Egyptians ng talim na bakal? Gayong noong mga panahong iyon, ay hindi pa natutuklasan ang teknolohiya sa paggawa ng mga ito. Ito ang punyal na hindi dapat nagawa ng tao at saan ito nanggaling. Noong 1922, ang British archaeologist na si Howard Carter ay inilathala ang pinakamalaking archaeological discovery ng 20th century, ang libingan ni Tutankhamen. Ang libingang ito ay nagbukas ng imahinasyon ng mga tao at bumuhay sa interes ng mundo para sa mga bagay patungkol sa mga ancient Egyptians. Ang 3,300 years old na libingan na ito ay punong-puno ng mga kayamanan. At ang mismong labi ng parao ay nababalutan ng mga palamuti at alahas na gawa sa ginto at mga kristal. Ngunit, may natagpuan pa sila na magiging kontrobersya para sa mga siyentipiko hanggang sa panahong ito. Kasama ng mga alahas ay dalawang dekalidad na punyal. Ang isa dito ay gawa sa ginto, samantalang ang isa naman ay may talim na gawa sa bakal. Si Tutankhamen ay nabuhay noong Bronze Age, panahong wala pang kakayahan upang makagawa ang tao ng bakal. Kaya naman, paanong nagkaroon ng punyal na bakal ang parao? Sa panahong maaari nating sabihin, walang anumang bakal ang makikita sa mundo. Isa sa posibleng kasagutan ay matatagpuan na nakalimbag sa isang sinaunang Middle Eastern script na kasing tanda pa ng lolo ni Tutankhamen. Ang mga letra dito ay naitala bago pa maghari ang naturang parao. At isa sa kapansin-pansin na nakasulat dito ay ang berso na nagsasalarawan ng mga mararangyang handog at regalong ibinibigay sa mga parao ng mga karatig na kaharian ng Ehipto. Kasama sa listahan ng mga handog na ito ay bilang ng mga eleganteng punyal at ang iba dito ay may talim na bakal. Posible kayang isa ang punyal ni Tutankhamen dito? Ayon sa Armana Tablets, ang mga parao ng Ehipto ay nakatatanggap ng mga regalong punyal na may talim na ginto o bakal. At ang mga ito ay may hawakan din na yari sa ginto at mga kristal. Mula ito sa mga sinaunang tao na may malapit na koneksyon sa isang tunawan ng metal na nadiskubre sa Jordan. Kung mapapatunayan na ilan sa mga punyal na ito ay ipinamana ng lolo ni Tutankhamen sa kanya. At isa rin mismo dito ang punyal na may talim na bakal na natagpuan sa loob ng kanyang libingan ay tiyak na magiging kamangha-mangha ang pagkakataong ito. Gayunpaman, questionable ang mga ebidensyang nagpapatunay dito. Kung pag-aaralan natin ang koneksyon ng Armana Tablets at tunawan ng metal sa Jordan, iisiping may katotohanan nga ang mga ito. Ngunit, nang masusing imbestigahan ng mga archaeologists ang mga datos, ay napagtanto nila na hindi nagtutugma ang mga petsa, panahon at mga pangyayari. Bagamat pinagtatalunan pa din ng mga archaeologists ang eksaktong simula, maaaring matagal na panahon na rin ang lumipas matapos ang paghahari ni Tutankhamen bago pa magsimula ang produksyon ng tunawan ng metal na nadiskubri sa Jordan. Ang diferensya ng taon ay nasa 300 years.
Subalit, ayon sa ibang eksperto, ang kilalang Egyptian timeline ay may discrepancy o pagkakaiba na mahigit kumulang 300 years na muling magbibigay buhay sa naturang teorya. Gayunpaman, hindi pa dyan natatapos ang mga hadlang sa misteryo ng punyal na bakal na pinaniniwala ang ginawa ng karatig na kaharian ng Ehipto. Maaari kayang iba ang pinanggalingan nito? Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang chemical composition ng talim, ay may kagimbal-gimbal silang natuklasan. Ang talim na bakal ay hindi kinakalawang. Ang kalidad ng bakal ay walang katulad. Puro at pulido. Napakapuro na sa loob ng mahigit 3,000 taon ay wala itong bahid ng kahit anumang kalawang. At walang sino mang tao ang makakagawa ng ganitong kalidad noong panahon ng Bronze Age. Kaya naman, lahat ng mga impormasyong ito ay humahantong sa isang kakaibang konklusyon na ang uri ng bakal na ito ay hindi galing sa ating mundo at hindi minina ng mga tao. Ang talim na bakal ay may mataas na antas ng nikel at maliit na porsyento ng cobalt na indikasyon na ang mga material na ito ay hindi galing sa ating planeta. Kaya naman wala ng iba pang posibleng konklusyon kung hindi na ang bakal na ito ay galing sa kalangitan. Malaki ang impluwensya ng kalangitan para sa mga ancient Egyptians. Naniniwala sila na anumang bagay ang galing sa kalangitan ay maituturing na pagpapala o handog mula sa mga Diyos. Ang mga sinaunang hieroglyphics o Egyptian texts ay nagbibigay liwanag tungkol sa mga Egyptian gods. At kung titignan natin ang mga nasusulat sa kanilang relihiyon, naniniwala sila na ang buto ng mga Diyos ay gawa sa bakal. Hindi lamang yan. Para sa mga ancient Egyptians, ang mineral na bakal o iron ay tinatawag nilang metal of heaven. At tunay na naniniwala sila na ang bakal ay galing sa mga Diyos. Maaring hindi literal na Diyos ang naghatid ng punyal ni Tutankhamen dito sa mundo. Ngunit, sa pamamagitan ng mga modern imaging, ay masasagot ang tanong kung paano nakarating ang uri ng bakal na ito dito sa mundo. Noong 2008, may isang interesanteng formasyon ang nakita sa Egypt, isang well-preserved na impact crater na ayon sa mga mineralogists ay pinalilibutan na mahigit 1,000 kilo ng uri ng mineral na kung tawagin ay meteoric iron. Kaya naman, posible rin na sa isang ancient crater katulad nito ay nadiskubre ng isang sinaunang pandayang mineral at natuklasan niya kung paano ito gawing isang bakal at sa kalaunay gawing isang talim. Samantalang, nang pagkumpa-kumparahin ng mga siyentipiko ang komposisyon ng meteoric iron at ang talim ng punyal na bakal ni Tutankhamen, ikinabigla ng lahat na hindi ito nagtutugma. Kaya naman, isinantabi na ang idea na ang talim ng punyal na bakal na ito ay gawa sa meteoric iron. Sa ngayon, mas tinatanggap pa rin ng mga eksperto na ang mineral kung saan gawa ang talim na bakal na ito ay galing sa isang uri ng bulalakaw. Anong espesipikong uri? Iyan ay sa magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ano pa kayang mga misteryo ang bumabalot sa punyal na bakal ng paraong si Tutankhamen? Maaari kayang galing ito sa kalangitan at bigay ng mga Diyos? Iyan ay malaking palaisipan pa din. Hanggang sa ngayon. Hanggang dyan na lang muna mga kaayos. Maraming salamat sa panonood. Sana ay minatutunan kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to!